Ano ba nangyari, Iho? Ano po, sir? Galing po sa booking ng Lala Mob yung ano, sir? Yung delivery po. Eh, ano po? Pagdating ko po kasi rin sa may pickup, nakabalot po kasi yun ng Tupperware, tapos nakabalot po ng eco bag. Kaya ang kala ko po, pagkain po yung dala ko. Okay. Tapos pagdating ko po rin sa may drop off, ano na po, biglang dumating po yung ano, dalawang police na makbay sa akin. Mm-hmm. Tapos DNR na po pala yung kamitap ko rin sa, ano, sa drop off location. Mm-hmm. Doon hinuli na po nila ako doon. Doon ko lang po nalaman na ano, endangered species po pala yung dala ko pag umupo. Pero hindi ikaw dapat sisihin. Kaya, wala ka namang kasalanan, ikaw okay. Delivery boy ka lang eh. Okay. Mahirap yan kasi hindi nila in-inspect yung package. Yun, embossing. Kasi halimbawa, ba, anong, halimbawa kung shabu yun, mm-hmm. paano malalaman ng delivery boy? Mabuti pa nga kung alang endangered species, kung shabu, kawawa ito. Eh nakulong siya bossing ng apat. Nakulong po ng apat na araw kalahati po. Tapos nasa kanila pa po yung cellphone ko tsaka motor. Hanggang ngayon sir, nandalong pa rin po sa kanila. Mm-hmm. Yung Lala Mob, ano sinabi na Lala Mob? Sa ganung senaryo daw po, wala daw po silang magagawa eh. Ay loko-loko, tawagan mo ngayon Lala Mob. Tarantado po. Nag-report na po ako sa kanila nun eh. Kasi, hindi mo kasalanan. Sabi ko nga po, bakit wala po kayong magagawa eh, galing po sa... Sa inyo? Sa kanila? Sa booking po yung ano. Sa kanila? Wala man lang bossing assistance na binigay si Lala Mob kahit na ay isusulat kayo. Ay, tarantado. Kausapin ko yung Lala Mob. Meanwhile, tulungan natin. Pwede natin ipadimanda yung Lala Mob eh. Attorney Hana? Hello? Yes. Apa? Merong kwan dito, Attorney Hana, si Ramon Tulfo ito. Apa? Yung gusto naming bigyan ng abogado itong rider ng Lala Mob na binigay sa kanya ng opisina niya yung ipa-deliver na hindi niya alam na endangered species pala. Turtle ito eh, mga turtles. Eh, nung mahuli siya, hindi siya binakapan ng Lala Mob. Kakausapin po namin siya. Mag-help po kami ng meeting po siguro para sa kanya. Sige, sige. Para ma-discuss yung aso. Tapos, tawagin ko rin po yung sanitation team namin. Okay, siguro. Pwedeng, ang aking ay sasuggest ko lang. Baka pwede nating i-demanda yung Lala Mob. Kawawa naman ito. Nakulong ito ng ilang araw. Hindi siya dinalaw malala ng Lala Mob. Wala siya. Pinabayaan siya. May pending case na siya. On bail ka, no? Ha? Yes, ma'am. Sa maano na po, ma'am. Hearing na po siya sa March 10. Ano, no? Pag-hearing na po siya sa March 10. Sige po. Tapos, request lang po kami ng mga document. Siguro kanino po pa kaya kami makakakuha para mapag-aralan din po agad yung kaso before the Zoom. Yes, correct. Well, we'll do that. Sige. Apo. Thank you. Sige. Contact na lang po our office. Oh, sige. Okay. Sa kanila ko na po ipahandle yung cases against Lala Mob at saka para maabsweldo siya dun sa kaso na criminal. Garantisado bossing to bossing. Try and tested na natin tong M&A. Hmm. Si Ramon Tulfo po ito. Oh, magandang hapon. Ay, bakit okay? Release for further investigation ito. Ibig sabihin na parang dinismiss ng piskal yung di ba pina-inquest ninyo? Oh, bakit hindi pa ninyo sinasauli yung kwan, yung motorsiklo at saka yung cellphone? Wala po silang order to intercept. Alam mo yung pag alam naman natin yan, police ka, di ba? Police reporter din ako nung araw. Pag sinabing release for further investigation, ibig sabihin yan na parang dinismiss na yan. Ang nakukuha ko lang dito, hindi nyo binigyan ng pagkakataon na tumawag sa Lala Mob. Hindi, doon sa presinto, nung presinto, nung mahuli ninyo siya, sabi niya, gusto niya tawagan niyo Lala Mob. Hindi niyo binigyan ng pagkakataon. Hindi, sir. Sabi niya lang yun. Siyempre, hindi
yung salita niya lang sa salita na. Ano sinabi mo, anong sabi mo sa akin? Hindi ka pinigyan ng pagkakataon, di ba? Opo, kasi hawak po nila yung cellphone ko, sir. Oh, eh, hawak po yung cellphone. Dapat binigyan mo ng pagkakataon. Hindi ko po kaagad na-report eh. Pinakunta ko nga dyan sa asawa niya eh. Ba't hindi nyo dinamanda? Hindi ko alam kung JNR, sir. Pero hindi mo alam, teka. Hindi mo alam, dapat dinimanda mo rin. Oo. Right away nga nauli namin, pauwi ko na yan kasi naawa ako, driver lang. Oo nga, eh... Ano sir, ang dami namin confirmation, ang dami tinawag na grupo na natin. Pag sinawin namin, magkakaroon ng kulay, sir. Kaya nga, pero yung Lala Move nga, ang dapat sinabi ninyo, eh, dapat kinasuhan din yung Lala Move, di ba? Eh, driver lang ito, eh, messenger lang ito, eh. Siya lang daw bossing ang tatanungin, si PSSG Banaag, palalayain niya na daw to. Kaso si DENR din daw po ang nag-i-insist kasi na kasuhan ito. Oh, yun nga. Pero yung Lala Move din dapat kinasuhan. Mm-hmm. Ha? Pagkatapos, ang may suhistyon pa nga ito na i-deliver yung goods, yung kontrabando sa recipient, eh hindi nyo ginawa. Eh, dapat, pag, di ba? Mm-hmm. Dapat nahuli, na hinuli din yung recipient, di ba? Yung Lala Move dapat kinasuhan din ninyo. Ha? Oh, eh hindi mo ginawa 'yon. Oo. Di ba? Hindi mo ginawa 'yon, dapat din ginawa mo di kinasuhan mo rin 'yang Lala Move. Pero investigator dapat arresting lang ako, sir. Arresting officer ka. Pero bossing, yung custody po kasi nung motor at saka nung cellphone nasa DENR. Kung may release order, pag ayaw ni DENR i-release, hindi niya po may release. Ah, so kumbaga discretion ni DENR. So kahit so in short, kahit wala pa din ngayong release order, kung gugustuhin talaga ni DENR i-release yung gamit nito ni Kuya, pwede. Yung pong motorsiklo at saka cellphone nung nahuli nila o nahuli ng DNR agents at saka yung mga pulis ng Maynila, eh kailan nga po niya yun dahil naghanap buhay yun niya yun eh. Anong process yan? Mayroon notice po sa March 14. So, loko ako sa putak yung may-ari niya at saka yung opisina to. May-ari ng cellphone? Yes, at saka yung motor. Oo. Curious na po ako. Bakit ito hindi inaresto lang yung Lala Move din? Ayun ang delivery service. Inaresto yung tao, apat na araw na nakulong, pero yung Lala Move hindi yung mga nasa opisina sa Lala Move walang inaresto. Yun nga, siya yung may hawak na illegal. Hindi ho niya alam na illegal yun eh. Napag-utusan lang po siya eh, sabi delivery boy yun eh. E bakit ito yun ang arrestuhin? Okay, dyan na tayo. Yung in possession siya nung contraband. Pero bakit hindi po inaresto yung nagbigay sa kanya nung gamit o yung package? Ay nako, baka pambihira namang reasoning yan. Meeting ng ano to siya at saka? At saka yung nag-iwasay dito sa aking transport. Ang kwan ho namin dito, wala po kasing walang hanap buhay yung tao. Yun lang naman ang vehicle niya na para makapaghanap buhay siya. Involved ng illegal activity pero hindi nyo inaresto yung carrier? Kaya
Pag-uusapan natin yan. Ang kuwan ko lang po, it's highly suspicious na yung messenger ay naresto ninyo, pero yung nag-utos sa kanya na o i-deliver mo itong package na ito, at saka yung dapat na yung dapat na tumanggap ay hindi niyo inaresto. O sige, ikumusta ako kay Mrs. Bravo, ha? Sige. Para ano lang po sa mga kasamahan kong rider. Warning din kasi yun sa inyo eh. Lalo na marami kayong nabibiktima ng ganyan, di ba? Lalo po sa scam. Mm-hmm. Lalo na yung anito, kung hindi pa, kung halimbawa siya buong. Oh, imagine mo, bossing, ang bayad lang sa kanya, 100 pesos, nakulong pa siya, may kaso pa siya hanggang ngayon.